Another customer satisfy again. Going to ano tayo? Papunta tayo ng Novaliches, Caloocan. So i-deliver natin tong RK09 mga ka-e-bike. Best seller talaga namin ito kasi napakaganda. Solid talaga siya, napakalakas ng power niya, and then ang kagandahan dito, meron siyang electric fan. Automatic wiper na rin siya, and then meron siyang speaker. Yan ang kagandahan sa ating RK09. So good for 2-person passenger seat niya, and then nagiging cargo type yung passenger seat niya mga ka-e-bike. So sa mga gustong mag-avail, comment lang kayo sa page namin, sa Facebook page account namin. So yan yung ating RK09 mga ka-e-bike. So, visit lang kayo sa Facebook page account namin. Nagdi-deliver kami along Metro Manila. Free deliver yan. So, ayun. Samahan nyo kami mga ka-e-bike mag-deliver. Tara! So, ayun mga ka-e-bike. Nandito tayo sa may Batasan Road. So, ipapakita ko sa inyo kung gaano kalakas yung ating RK09. Ayun, nauuna siya eh. Hindi ko makabuli. Wait lang. Abulin natin. Ano po niyan? 14 lang, sir. Ah? 14 lang po. 14 lang. Ganyan yung ano niyan. Sabihin hanggang Bulacan niyan, paano? Kaya, ma'am. Apo. Kahit hanggang Baliwag pa. Baliwag? Layo. Pa-search niyo, ma'am, sa YouTube channel namin. Umabot kami ng Baliwag, Bulacan. Tapos, ito, sir. Yung battery niya. Running basis tayo. Bali, magbabawas siya. Mamamatay siya isa-isa. Tapos, ngayon, 3 bar yung ano niyan. For example, natira na lang ganyan. 1 bar na at 2 bar na lang, tapos yung red isa. Pwede nyo po siya i-charge ng 8 hours. Pero kung wala na to, as in pula na lang talaga, consume mo ng mga 9 to 10 hours ng charging hours. Pero mas maganda kung hindi mo siya i-drain ng gusto. Kasi parang cellphone lang din yan eh. Battery niya bago? Sa battery, sir, bago po. Kasi yung pinaka-ano na, hindi kami nagbibigay ng mga lumang battery, sir. Kasi brand new po yung unit na yan eh.
yung music niya dito sa bahay. Apo, na-connect yan, sir. Busina, sir. Signal light, harap likod. Meron po yan. Sa hazard, sir, ganun din. Harap likod, gumagana yan, sir. Pakita mo, Jong. Pakita mo yung hazard niya. Yan. Tsaka pagdating sa power, sir, malakas talaga yung hatak niya kumpara sa ibang mga iba. Pagdating sa power, sir, pwede kang mag 1, 2, or 3 lang. Pwede, kahit alin po doon. Opo, sir. Pwede kung gusto mo medyo bubilis, mag-number 2 ka. Pero kung maglo-long drive ka, sir, ang technique mo dyan, number 2 lang lagi. Huwag kang mag-number 3. Pwede ka kung overtake ka, tapos balik mo ulit sa number 2 para hindi ganun kalakas kumonsumo ng battery. 1, 2, 3. Oo. Ayan yung 1, 2, 3 niya. Speed selector niya yan, sir. Ito yung reverse. Neutral niya, wala. Walang neutral, sir. Tapos may lock siya. Halimbawa, nakapark. Ayan. Hindi po siya tatakbo kapag ka nakabrake po siya. Ito, sir. Child lock niya. Parang sa Honda click lang din. Pares yan, sa kabila, sir, ganun din. Pero may handbrake din to. Ayan. Pag naman may car garage, last taong ka, okay lang. Na. Makataw, okay. Kayang-kaya yan, sir, hanggang 300 kilo, sir, kaya yan. Huwag lang yung sobrang tarik tapos loaded ka. Medyo mabagal na yan, may hirapan na yan, syempre. Kasi battery operated pa rin naman yan. Hindi naman katulad ng mga sasakyan na ano yan. High power talaga. Ano yata, ano yung ano yan? Tapos wiper, sir, ito. Yan, saksak mo siya dyan. Makikita nyo magpa-function yan. Umaakit yung ilaw. Pag napuno yan. Pag full charge na, steady na yan. Steady ako. Lahat ng ilaw naka-steady na. Karati mo na pala orasan. Apo. Pero mas maganda kung orasan nyo pa rin. Bawa, nag-cut na siya, patayin nyo na agad. Bunutin nyo na agad. Paano ka muna hanggang ganito? Kahit ganyan, isang ano lang. Man, pinakaisarad na lang ito. Ito yung charger, sir. Tapos ito yung trapal, sir. Disipper naman yung bababa mo lang, sir. Tapos yung gulong, sir, tubeless na yan. Lagyan mo na lang ng tire sealant para sakali. Medyo malubak dun sa nadaanan namin. Para at least kung matusok man siya, hindi kayo mapaplata.